Hi and hello to all mechanic out there, san man sulok ng mundo. It's me again, RR Lakay. Welcome to my YouTube channel, guys. It's all about transmission work and tutorial. So kung first time ka pa lang sa aking nagawi sa aking YouTube channel, ay like, huwag kalimutan i-like and subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na video. So shout out lahat ng aking mga taga-subaybal viewers and subscribers diyan. So ano yan, continuation yung ating gagawin, A750F transmission 5-speed. So nung nakaraan ay dinisassemble natin, ang ngayon ang ituturo ko naman ngayon ay kung paano yung tamang pag-backlash ng mga rubber o-ring. So tama, bakit ko sinabing tama? Kasi may mali. kasi yung mga rubber o-ring yan, may malaki, may maliit. So ang gusto kong huwag nyong paghalo-haloin. So ito na, gagawin natin ngayon. So ilalapit natin konti. Ayan. So ito yung mga piston niya sa loob na may mga o-rings. Yan sa sa loob ng gearbox. Ayan, ganyan lang. Tingnan nyo, pagkawan sa ganito kumapit, nagdra-dragging yan. Tingnan nyo yan. Mas especially pagkawan sa nagkaroon ng tubig. Ito, yun mga ano niya. Tingnan nyo yung ano niya, rubber niya. Matigas at saka medyo oblong na siya. Hindi nakatulad ng bago na round. So, ganyan yan. So, ang gagawin nyo, ano lang yan, dyan lang, huwag nyong ihiwalay. Yan, ganyan siya. Yan, or kaya ipapatong yan. Pagka once na kinuha nyo dun sa may bago, ganyan, parehas ang laki, parehas ang haba. Yan, kasi meron siyang mas maliit, yung inner o-ring and then the outer o-ring. So, hindi yan. Kasi baka mamaya ito, na ilagay mo dito, magkaiba po yung ano niyan, yung diameter. Baka mamaya dito, mapagpalit mo, maluwag dito, maliit dito. So, kailangan niyan, ganyan. Ayun. Hila-hila lang. Ito yung inner rubber. Ito yung outer rubber. Ayan. Ganyan lang yan. Gagamitan natin ito, may ano siya, may lock. Katulad ng sinasabi ko, guys, mag-ingat lang kayo, kung maaari gumamit kayo ng gloves. Kasi medyo matalim yung mga ano natin. Yan, normal lang yan, talaga masusugatan ka, katulad ito, dumaplis yung nakaraan yan, sugat. Ganun talaga. Inner and outer. Ayan. So ganyan lang, guys. And then ito naman ay mga piston. So gagamitan ko ngayon ng press. Shop dyan, pwede kayong gumawa ng ganitong press. Napakadali lang, ano lang siya, tubo lang. Tingnan nyo yan, may o-ring din. Yan. Ilagay ko rito. Yan, palabasin natin yung ano niya.
Tingnan nyo ito, malaki ang diameter niya kumpara dito, tingnan nyo. So, maaring ito, pwede nyo mailagay dito. Yan, ito yung malaki. Pagka once na inilagay nyo rito, yung sinasabi ko na tama, pwede to. Na ano, mailagay nyo, ang mangyayari ngayon, singaw. Kasi ito maliit, yung nailagay nyo maliit. Hindi nyo napagmasa na maigi, maliit ito. Yung rubber nyo. Samantala, ang dapat, nakarapat dapat dito is ito, yung malaki. Tingnan nyo ha. Ang laki ng ano, ng pagkakaiba, yung diameter niya. Ito, mataba, ito, manipis. Yan. So, yung sinasabi ko na ano yan, may tama, may mali. So, meron din siyang inner na rubber o-ring. Ito. Yan. Yan, ganyan. Ito ho, effective ho lahat yan. Lahat ng nagumagawa ng mga transmission dyan, ito po effective lahat yan. Katulad ito, pagka once na ano, hinugasan mo, magpapalit ka ganyan yan, huwag mong ano, paghalo-haloin, malilito ka dyan. Ito yung tamang pattern. So lahat na nagano dyan na nangangarap maging ano, or magiging ano, ang sikreto ko kasi dun. Lahat na kaya ko ginagawa to, gusto ko kayo magiging malupit din katulad ko. Maging malupit at mahusay kayo na transmission mechanic pagdating ng araw. So ganyan yan. Yung mga discarte yan. Sekreto ni R.R. Lakay. Kasi pagka ito, ayan, pinaghalo-halo mo, wala yan. Malilito ka. Ganyan, dalawa, dampot ng dalawa doon, tapos lagay dito. Yan yan, tama. Now you know. Tanggal yung bearing. Promise ho, sa mga lahat na mga nais, gustong matuto sa automatic transmission. Ito, pagkakataon nyo na sinasabi ko sa inyo. Yan, may lock din. Ilapit natin konti para makita nyo. Magkabilaan lock yan. So, meron din dito. Saka yung ano, yung pag-aaral ng automatic transmission na gawa ay ano yan, huwag nyong madalihin. Ano, medyo ano yan, medyo long process talaga. Ako ho, ano yan. Long process yan. Habang ano ka, habang tumatagal, mas lalong humuhusay ka. Marami kang ma-encounter na mga problema. Yan, lock ulit. Yan ang hiwa-hiwalay. Ayun. Yan. So ito, meron din ano, may mga rubber din dun sa may loob. Ito, kung nakikita nyo yung tatanggalin ko. Yan. Yan. Ito. And then, meron din dito sa may labas. Ayan. Ayan. So, ganito yan. Gagawin nyo ulit. Ayan. Dalawa. Ito yung lock. Ganyan. Dito rin meron din siyang outer rubber. Ayan. So, lagay ulit doon. And then, natanggal na natin yung lock. Tataktak lang. Kasi may piston yan. So, ayan. So piston, meron din siyang ano, inner and outer. Yan, ganyan lang yan. Huwag niyong paghalo-haluin. So ito, yan yan. Sa kanina dun sa ano, dito,
tanggal. Ito naman yung sa ilalim. So ang susunod natin gagawin ay lilinisan natin lahat yan. Lilinisan pa. Ayan guys. So lilinisan ko muna and then sasamahan nyo ako sa pagkabit. So ano ko muna? I-pause. Thank you.
Assalamualaikum. Serang itu Filipino, Saudi Arabia. Ayolah. Hello, serang itu Filipino, Saudi Arabia musik. Yung bagong kempo alar lagay. Ayolah. Yan, alinisan ng lahat. Alinis, guys. So, ganyan. Lalagyan natin ng marabber oil. Ayan, alinisan ko na lahat at maglalagay tayo ng rubber o-ring. Ayun siya. Para makita nyo. Dali, nahulog.